Sumain niyo ang kapayapaan ng ating Ama sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, tayo po muli ay magsama-sama sa pag-aaral ng kanyang mga salita. At bago po tayo magpasimula, tayo po muna ay dumako sa isang maikling panalangin. Ama, salamat po sa iyong masaganang habag. At kami, Panginoong Diyos, ay patuloy mong tinutulungan sa aming mga kahinaan upang kami makalakad sa iyong kalooban. Salamat sa Espiritu Santo na ipinagkaloob mo sa aming lahat upang kami ay makalakad at matuto at makilala ka ng lubusan, Panginoon. At maunawaan na ang lahat ng bagay ay nilikha mo para sa iyong dakilang layunin. Sa araw na ito, Panginoong Diyos, kami po'y muli mong turuan at sa pamamagitan ng Espiritu Santo, kami ay patuloy mong palaguin sa lahat ng aspeto upang kami maging ganap sa iyong harapan. Salamat, Ama, sa iyong habag sa amin. Salamat sa Panginoong Jesucristo at salamat sa banal na Espiritu Santo. Purihin ka, Ama, sa iyo ang karangalan sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating pong pag-aralan sa mga oras na ito ay tungkol po sa paksa na time. Ayon po sa Ecclesiastes chapter 3, verse 1 up to verse 8, ganito po ang mga isinasaad. There is an appointed time for everything. There is a time for every event under heaven. A time to give birth and a time to die. A time to plant and a time to uproot what is planted. A time to kill and a time to heal. A time to tear down and a time to build up. A time to weep and a time to love. A time to mourn and a time to dance. A time to throw stones and a time to gather stones. A time to embrace and a time to shun embracing. A time to search and a time to give up as lost. A time to keep and a time to throw away. A time to tear apart and a time to sew together. A time to be silent and a time to speak. A time to love and a time to hate, and a time for war and a time for peace. At ang lahat ng katotohanan ng ito, mga kapatid, ay ating nasaksihan sa buhay na ito at sa mga nagdaang mga panahon. Kaya nga, mahalaga na maintindihan natin yung patungkol po sa time na itinakda ng Panginoon. Sa mundo po na ating pong kinabibilangan, papaano nila tinitignan ang time o yung mga panahon? Alam niyo, mga kapatid, dahil nga sa ang mundong ito ay cut off sa Diyos, cut off sa reality ng buhay, so they look sa lahat ng pangyayari sa buhay na ito through the eyes of a dead man. Kaya nga, makikita niyo ang kanilang mga kaisipan sa pamamagitan ng mga sayings na mga ginawa nila. Okay, ito madalas po nating marinig ito. Time heals all wounds. Time is a great teacher. Time will tell. Time is a great storyteller. Time is the sovereign physician of our passion. Time is the soul of the world. Time is a river of passing events. Time is a God who makes rough way smooth. So ngayon, mga kapatid, kung pag-aaralan ninyo yung kanilang kaisipan patungkol po sa time na ating pong paksa ngayon, ang time ay parang meron siyang sariling isip na para bang ang time ay tumatakbo na sa kanyang sariling discretion. So parang ganun po na nakikita ang time. At pero malabo po yung kanilang idea, naging abstract. Katulad po nung sinasabi na time is a great teacher. Papaano? So, abstract po yun. Dapat konkreto. Tayo, mga Kristiyano, ay tinuruan ng Panginoon. Kaya, malinaw sa atin, sa ating pagkakaunawa, kung ano ang lahat ng bagay na nilikha ng Panginoon. Kaya nga, kung pag-aaralan po natin yung ang pagan idea, ganito po, the world sees time as endless cycle of meaningless events. So lahat ng history, recorded history sa ating mga aklat, wala silang makitang meaning.
para bang endless cycle lang yan na tumatakbo lang. Para ang lahat ng bagay, it just revolved around the sun. Ganun lang po yung kailang idea ng time and history. Okay. So, kaya nga yung even yung mga calendars, yung ating pong calendars, no, ay lahat, pati yung sa mga Aztec, lahat ng, ay nakagear doon po para, pong, para bang sa equinox lang, so tinatawag nilang solstice, summer solstice, winter solstice. At ang lahat ng bagay ay nakikita nila na parang endless cycle lang revolving around the sun. Ganun lang po. They have, which have no total meaning or ultimate purpose. Wala sila nakikitang ganun. Ibang-iba po sa atin, mga kapatid. Ibang-iba tayo. Sapagkat tayo ay hinango ng Diyos sa ating mga kasalanan, tayo na dating mga patay na binuhay ng Panginoon, tayo na dating disconnected sa Kanya at ngayon tayo ay naiugpong na sa pamamagitan ni Hesus Kristo at ipinagkaloob sa atin ang banal na Espiritu upang magkaroon tayo ng pangunawa tungkol sa kalooban ng Diyos. At ibinigay niya sa atin ang kanyang mga salita at ito ang naging basihan natin ng ating pagkaunawa upang nang sa ganun yung ating pananampalataya ay patuloy na mahubog ayon sa kalooban, ayon sa kanyang mga kaalaman. Okay. So ngayon mga kapatid, para sa atin, the redeemed sees time as God's creation. Ano po ba ang bumubuo sa buong universe? Di ba? Sabi nga ng science, time, space, and matter. So, yan po yung kanilang description ng universe. So, lahat po ng iyon ay ginawa ng Panginoon. Ang time, ang space, at ang matter. At yung ating pag-uusapan sa araw na to is about time. Ang time is a creation of God. Amen. So, ang time is totally governed by God. God ordained all things in the created universe serving His creative purpose. So, ang time, no? Walang single event, walang single moment sa atin pong kasaysayan na si God is remote sa kanyang creation. Bawat minuto at bawat segundo na lumilipas, si God po ay nandoon at ang lahat ng bagay ay nag-ooperate, nandoon si God in and through to bring all things to their appointed end. Yan po ang katotohanan. So, ang lahat ng bagay, si God ay napaka-intimate niya sa kanyang creation, pati sa time, inoobserba niya ang lahat ng bagay na mapulfill yung kanyang mga sinabi from the very beginning at ito'y mapupulfill at magaganap ang lahat ng kanyang sinabi from the beginning. Amen? At makikita po natin yan sa aklat po ng Isaiah na dineclare na ni God ang end from the beginning sapagkat si God ay sovereign God. Walang bagay na outside sa kanyang knowledge. Walang bagay na outside sa kanyang being. At ang lahat ng bagay ay nangyayari exactly kung ano ang kanyang ipinlano. Amen. Kaya nga, tayo mga kapatid ay directed ng kaalamang iyon. Meron, nagkakaroon tayo ng pagkaunawa at kapayapaan at kapahingaan ng ating kaluluwa na kahit ano nangyayari sa ating paligid, alam natin na mayroong Diyos na nag-direct ng lahat ng kasaysayan at lahat ng panahon. Wala pong accidental kay God. At walang chance kay God. Amen. Yun po ang beauty ng tamang pagkaunawa patungkol po sa ating Panginoon. Okay. So ngayon mga kapatid, sabi nga po ng verse 1 kanina sa Ecclesiastes chapter 3, there is an appointed time for everything. Sino po yung nag-appoint? Of course si God. Inappoint niya ang lahat ng bagay sa mga hayop, sa mga halaman, sa mga tao, pati sa mga sa cosmos, ang lahat ng bagay inappoint ng Panginoon. And there is a time for every event under heaven. Ang pangyayari, even itong pandemic na to, hindi ito mangyayari kung ito ay hindi itinakda ng Panginoon. Lahat inappoint ni God. Lahat itinakda ni God. Amen. At nagaganap sa panahon na kanyang tinakda.
Kaya nga, isang mahalaga, mga kapatid, na maintindihan natin about the philosophy of time, ang time natin sa mundong ito is limited. Time is a limitation sa lahat ng nilikha ng Panginoon. Even the cosmos, even yung sun, nakakala natin na parabang napaka-eternal niya. No, lahat ng bagay sa created universe ay merong limitation. At bakit merong limitation? Kasi isinet ni God ang limitation. So, time is a limitation. Amen po ba? Kaya nga, ang tao, wala siyang magagawa doon. He cannot extend the time. He cannot eternalize it. So, ang tao, kung ano yung itinakda ng Diyos na haba ng kanyang buhay, hanggang doon lang siya. Na kahit na meron siyang pera, kahit may kapangyarihan siya, kahit may impluensya siya, at kapag natapos na, yung time, yung limited time na sinet ng Panginoon sa kanya, hanggang doon lang siya. Amen. Kaya nga, para sa mga wicked, time is a frustration. Amen. So ngayon mga kapatid, sa time na to na binigay ng Panginoon sa atin, ay sa buhay ay mayroong kalakip na trabahong iniatak ang Diyos sa balikat nating lahat. Lahat ng kanyang nilikha ay mayroong trabahong ginagampanan in a very limited time, span of time. Doon mo lang gagawin lahat ng kinumisyon ng Diyos sa atin. Kaya mapalad, mga kapatid, yung mga tao na nakakaunawa nito kasi alam niya na dapat niyang i-accomplish yung mga trabaho na ibinigay ng Panginoon hanggat mayroon pa siyang time. Hindi natin hawak ang panahon. Hindi natin hawak ang lahat ng pagkakataon. Ang lahat ng ito ay nasa kamay ng Diyos ayon sa kanyang itinakda sa bawat isa sa atin. Amen? Kaya nga, mga kapatid, ito po isang karunungan kung maintindihan natin na lahat ng tao ay tumanggap ng equal time. O lahat naman tao, anumang kulay ng kutis mo, mayaman man o mahirap, pare-parehas tayong nakakaranas ng 24 hours a day. Amen. Ang tanong po ganito eh, bakit yung iba maraming nagagawa at bakit yung iba kakaunti ang nagagawa? So, depende po yan mga kapatid, ang sagot dyan, depende kung sa kanyang pagkakaunawa tungkol sa created order ng Panginoon. Kung naiintindihan niya yung purpose ng Panginoon, he will work. Kaya nga ang mga Kristiyano na tinuruan ng Panginoong Diyos yung kanyang mga niligtas, naiintindihan ng mga Kristiyano na ang time is limited and we have work to do. Hanggat may buhay pa tayo, hanggat tumitibok pa ang ating puso, hanggat may lakas pa tayo nakakilos, alam natin ang lahat ng ito, it will decay. Amen. Wala po sa atin na eternal na buhay sa ngayon. Amen. Lahat ng mga man of God namatay. Kahit na sila'y pinagaling ng Panginoon, namatay pa rin sila. Kasi nga, itinakda ng Diyos yun universally na ang time has a limitation sa lahat ng kanyang nilikha. Gaano ka man kabanal, gaano ka man katuwid. Amen po ba? So, ang pinakamahalaga doon ay hindi yung haba ng buhay, kung hindi yung dunong na maunawaan mo na ang time na to is very limited. And we have to work sa time frame na isinet ng Panginoon sa atin. Amen. Kaya nga mapalad yung nagkatrabaho mga kapatid eh, sa ubasan ng Panginoon. Mapalad ang mga nagpa-participate sa kingdom ng Panginoong Diyos. Amen. Mapalad yung mga talagang ang puso niya nandoon to support the kingdom of God. Mapalad yun. Mapalad yung mga tao na hanggat nakakita pa siya, nagbabasa siya ng Bible. Alam niyo ba mga kapatid, bakit ko ito sinasabi? Sapagkat ako nasaksihan ko ito eh. Ang mga Kristiyano maraming excuses dahil sa kanyang kamangmangan. Nag-excuse siya na hindi siya makadalo. Ang dami niyang excuses kung bakit siya nagbabasa ng Bible. Marami siyang excuses bakit hindi siya makapag-serve kita. Walang katapusang excuses. Ang nakakalungkot lang po nun mga kapatid ay nauubusan siya ng time. Nauubos yung time niya. Ang akala niya kasi habang panahon na malakas siya, ang pagkakaakala niya ay habang panahon na maliwanag ang mata niya, ang pagkakaintindi niya bukas buhay pa siya.
Yun po yung isang malaking mistake ng mga Kristiyano. Ang tabag po sa mga ganun ay mangmang o kulang sa kaalaman. Amen? Kung ikaw, kapatid, ay naiintindihan mo yung ating paksa ngayon, hindi mo sasayangin yung oras na ibinigay ng Panginoon sa iyo. Amen? Sapagkat time is a precious commodity. Napakahalaga nito. Para itong yung, alam mo, yung pearl of great price. Na napaka-precious niya, na kung alam mo lang yung value nito, ay hindi mo sasayangin ang lahat. Makamtan mo lamang ito. Amen po ba? Ang naghihintay sa atin after dito sa limited time na sinet ng Panginoon is eternity. At ang buhay na ito, sa mundong ito na binigay ng Panginoon, it is just testing. Amen? Parang ito ang buhay natin dito, parang dry run lang ito eh. Pero ang real life ay doon sa eternity. Ang eternity, wala na po yung katapusan. Doon sa eternity, hindi ka nagagamit ng kalendaryo. Wala nang, hindi nagagana doon ng oras. Amen? At iyon yung itinakda ng Panginoon sa atin. Kaya nga, itong time natin sa mundong ito is very limited. Ang time lumalabas siya, mga kapatid, na testing sa mundong ito. Tinetest tayo ng Panginoon, if we are wise, we will spend our limited time para sa mga bagay na mas mahalaga. Kaya nga sabi nga ng Panginoong Yesus, no, sa John chapter 6, do not work for food that perishes, but for food that endures eternal life. Amen. Kung ikay marunong, maintindihan mo yung sinasabi ko at sinasabi ng Panginoon. Amen po ba? Sapagkat ang mga tao, they spend most of their time sa mga bagay sa mundong ito. Tayo mga kapatid, we have to work sa mundong ito, pero nakasentro yung ating buong being sa purpose ng Panginoon. Yun po yung pagkakaiba eh, ng godly sa ungodly, ng believer sa unbeliever. Amen po ba? We are purpose-oriented. Meron, nakikita natin yung direction ng buhay. Amen. So, hindi po issue rito mga kapatid kung ikaw pa ay buhay ka pa ngayon o may karamdaman ka o mamatay ka na. Hindi po yun ang issue. Ang issue mga kapatid, papaano mo ginugugol yung time na binigay ng Panginoon sa atin, the allotted time. Tinignan mo ba ang time as a precious commodity? Tinuring mo ba ito na mahalaga? At kung ang sagot mo, oo, ano ang ginagawa mo ngayon para sa time na binigay ng Panginoon sa iyo? Ano ang mga bagay na mas gumugugol o kumakain ng iyong mga panahon sa mga oras na ito? Amen po ba? At ang mga katanungan iyan ay iiwan ko po sa inyo. Kayo na po ang bahalang sumagot niyan, mga kapatid, sa harapan ng Diyos. Amen. So ngayon, katandaan po natin, para sa mga unbeliever, para sa mga wicked, para sa mga ungodly, time is a frustration para sa kanila. Amen. The ungodly hates time because it limits them. Kasi nga, hindi nila ma-accomplish eh. Gusto nilang magpakasat sa kapangyarihan, gusto nilang gusto nilang matikman ang lahat ng splendor ng mundong ito, gusto nila na walang katapusan sa kasamaan. Kaya lang, frustration sa kanila yung time, kasi nga yung time nga nilimit lang sila eh. O hanggang dito ka lang. Amen. Kaya nga frustration sa kanila ang time. Pero sa atin, hindi. Sa ating mga Kristiyano, hindi yung frustration. Actually, sa atin ang time, we look at it as victory. Amen? Kasi because of the Lord Jesus Christ. Pero sa mga wicked, sa mga unbelieving, they have no purpose, wala silang makita, kaya napoprostrate sila. Pag nakaipon man sila ng napakaraming salapi, dahil nga sa kanilang corruption, tapos mamamatay sila, problema nila, paano nila ito may isasalin? Naalala ko nga po si Al Capone, yung siguro sa Amerika, di ba, na alala nyo si Al Capone, yung pinakapuno ng isang kilabot na sindikato sa Amerika. Alam nyo ba, mga kapatid, grabe po kasi yung kanyang naging sakit bago siya mamatay. Nagkaroon siya ng mental disorder. Ngayon, bago dumating yung ganun, meron na siya, naramdam niya na eh, unti-unti na nag-deteriorate yung kanyang mental. Pero bago dumating ng ganun, itinago niya, ibinaon niya yung kanyang napakaraming kayamanan.
na walang nakakalam, even yung kapatid niya, even yung asawa niya at mga anak niya. Kahit yung closest friend niya, walang nakakalam. Kung napanood niyo po yung kanyang movie, yung last movie niya, yun po, ganun ipinakita yung sakit niya. Na hinahanap nila, even yung FBI, no? Hinahanap nila yung kayamanan niya. Pero wala. Frustrated silang lahat, nila nakita yung kayamanan. Hanggang sa totally nag-deteriorate na yung katinuan ni Al Capone. Amen po ba? Frustration sa kanila. Sana punta ngayon yung pera. Sana punta yung kanilang ano, yung kanilang mga inipon. Mapupunta sa wala eh. Frustrated sila. Kasi itinakda na ng Diyos yung katapusan ng kanilang mga kahibangan. Amen. They cannot fully pursue and accomplish their evil desires. Kaya nga, kung meron nga lang sanang mabibiling gamot, willing, alam nyo ba yung mga mayayaman na masasama? Willing sila magbayad ng milyon-milyon, even billions of dollars para lamang humaba ang buhay nila. Kaso wala eh. Even yung mga scientists natin, frustrated, hindi lang magawa-agawa yun. Actually ngayon, matagal na nilang in-explore yan noon pa na paano hahaba ang buhay ng tao. Sa lahat ng anyo, even in occultism, occultism, ginagawa nila lahat yan. Lahat ng possible na reason ng mga means, pero wala, frustrated sila. Kasi nga itinakda na ng Diyos ang end ng lahat ng bagay dito po sa created order. Amen. For them, time is a mockery. Amen? Time is a mockery. Kasi saan mapupunta yung lahat ng mga pinagpagalan nila? Saan mapupunta yung kailang kasikatan? Sikat na sikat sila noon. Pero bandang huli, doon din pala sila. Mababaon din pala sa lupa. Amen? Kakainin lang din pala sila ng mga uod din. Sa kanila, time is a mockery and a great frustration because it reminds them of their futility and emptiness. Babalik ang wicked, babalik ang mga unbeliever doon sa lupa kung saan sila inappoint ng Panginoon. Wala silang magagawa. Walang magagawa ang kanilang kapangyarihan, ang kanilang katanyagan, ang kanilang kayamanan. Lahat 'yon futility. Amen. Vanity. At makikita nila in the end na kahit na dinadakila sila sa ibabaw ng mundo, sila ay empty pagharap nila sa dulo ng time na inappoint ni God sa lahat ng tao sa ibabaw ng lupa. Amen. Kaya mapalad ang mga Kristiyano. Sa atin, sa mga Kristiyano, malinaw ang lahat ng bagay. Kasi naturuan nga tayo ng Panginoon at sa pamamagitan ng Holy Spirit, nire-remind tayo sa mga katotohanan ito. Na ang time na ito na ating ine-enjoy ngayon is only temporal. Amen? It is indefinite. Walang nakakaalam kung kailan matatapos. Hindi natin alam kung kailan mag-i-end yung life natin. Pero definitely, merong end na sinet ang Panginoon. But we do not know. Hindi ito binigay ng Panginoon sa atin. At isang bagay na naiintindihan natin lahat na that time is irreversible. Hindi mo po pwedeng i-reverse. Walang push button. Walang reset button. Kung pwede nga lang sana, no, meron yung undo sa computer, i-undo mo lang eh, babalik na. Kaso walang ganun eh. Walang backspace, ano. Walang delete doon sa may, ano eh, sa time na binigay ng Panginoon. At naiintindihan ito ng lahat ng mga Kristiyano. At alam natin na tayo may mga wasted time din tayo. May mga time tayo na dahil sa ating foolishness, sa ating ignorance, mga nasayang na mga panahon. Pero alam mo, ang kindness ng Diyos sa atin, napalawak eh, ng kanyang pag-ibig na iniupol niya sa atin. Tinulungan niya tayo sa ating mga kahinaan at sa ating mga kahangalan. Amen? Pinagtiyagaan tayo ng Diyos hanggang sa mag-mature tayo doon sa may time frame na isinet niya sa ating lahat. Grabe yung habag ng Panginoon. Ito nga ang ating paksa ngayon. Hindi natin ito maintindihan kung hindi tayo kinahabagan ng Panginoon. Dapat na napapakinggan mo ito ngayon, kapatid. Dapat na naunawaan mo ito sa turong ng Banal na Espiritu, ay nararanasan mo yung habag ng Diyos. Amen? Siya lang ang nagbibigay ng pangunawa. Siya lang ang tanging may kapangyarihan na baguhin ang puso't isipan natin ang ating buhay. Siya lang yon. Habag lang ng Diyos ang lahat sa buhay natin. Amen? Kaya nga,
At tayo mga kapatid, tinitignan natin ang buhay sa kamay ng Diyos. Yun yung isang malinaw sa ating lahat ng mga Kristiyano. We are fully aware that our work here on earth, gaano man kaikliw, gaano man kadami, ay hindi yun sufficient. Ang sufficiency natin o ang completion natin ay si God. Amen? We do not rely on our work dito sa ibabaw ng lupa. But we rely doon sa ginawa ng Diyos, sa work of God, sa finished work ni God sa atin. Nandoon yung ating confidence, hindi sa mga gawa natin. Tayo ay nagkatrabaho lang dahil inutusan tayo ng Panginoon. But that is not the basis, mga kapatid. Linawin ko pa ito. Yung mga gawa natin sa may mundong ito, hindi po yun ang basihan ng ating kaligtasan. Ang basihan ng ating kaligtasan ay yung ginawa ng Diyos. Sa mundo, iba. Sa mga unbelieving, iba. Ang magiging basihan ng Diyos ay yung kanilang gawa. Kaya nga sinasabi yan, ano, sa judgment. They will be judged according to their deeds. Yun po ay description para sa mga wicked, para sa mga patay. Pero sa mga buhay, sa mga hinirang ng Panginoon, hindi po ganun ang basihan. Ang basihan po ay yung atonement, yung regeneration, o yung sanctification na ginawa ng Diyos sa atin. The benefits of knowing Christ. Amen. Doon nakabase yung ating pag-asa sa tinatawag na the finished work of Christ. Amen. Yung glory natin ay hindi dahil sa tayo ay talagang righteous, hindi dahil sa tayo masipag sa mundong ito. Ang ating glory ay nakasalig doon sa mga pangako ng Panginoon. Amen. Kaya nga ang buhay ng Kristiyano victorious. Bakit? Unang-una, nagkaroon siya ng pagkaunawa, nakilala niya ang Diyos, at punong-puno siya ng pag-asa at kinabukasan. At ang pinakamahalaga, natitikman niya yung tagumpay ng ating Panginoong Jesus sa buhay na ito. Amen. Kaya nga, tayo rin, nasa time frame din tayo ng Panginoon, but we do not fear. Sapagkat ang Diyos, ang ating kabuuan, He is our completion. Amen. Kaya nga, patandaan po natin, nobody, no one can defy time. Tinakda niya ang time. Sabi nga sa Ecclesiastes 8:8, no man has authority to restrain the wind. To restrain the wind with the wind, or authority over the day of death. Kapag dumating na yung itinakta ng Diyos, man is irresistible, man is totally helpless. Hindi niya kayang pigilan. Kasi iyon yung time na itinakda ng Diyos sa lahat ng kanyang creation. Amen? At pangalawa, ito po, mga kapatid, ang isang kinakatakutan ng mga unbeliever. Kasi nga, alam nila, lahat tayo, i-deny man nila si God sa kanilang puso, but deep inside their heart, they know na ang lahat ay mamamatay. At pagdating ng kamatayan, haharap ang lahat sa buhay ng Diyos. Alam niyo ba, mga kapatid, akala niyo ba yung mga unbeliever, even yung mga atheist na hindi pinapaniwalaan ng Diyos? Deep inside their heart, alam nila na mayroong Diyos. Dinideny lang nila yun. Deep inside their heart, alam nila na mayroong judgment. Dinideny lang nila yun. Pero, it doesn't mean na porque dinideny nila si God, it doesn't mean na porque ine-erase nila si God sa buhay nila, ay wala na yun sa puso nila. No. Sabi po ng Panginoong Yesus, ang Holy Spirit, He convicts the world regarding sin. Kinoconvict sila ng Holy Spirit na masama yung ginagawa nila. Kinoconvict sila ng Holy Spirit na pupunta sila doon sa impyerno. Kaya lang pinapatigas lang nila ang puso nila. Binubura nila si God. Pinapasipay nila yung kailang evil conscience. Pinapasipay nila. Kaya ang iba doon nagpapakalasing. Yung iba, nilulunod nila yung sarili nila sa iba't ibang klaseng ano, kasi alam nila may guilt sila before God. Pero they will not escape it. Amen? Kahit anong denial ng tao, they will not escape it. Haharap at haharap sila sa day of judgment, sa throne of judgment ng ating Panginoong Jesus.
Amen. Pero sa mga Kristiyano, dahil nga tayo ay ligtas na at naturuan ng Panginoon, wala tayong katatakutan. Kasi tayo ang buhay natin, wala natin, nalikuran na natin lahat ng bagay sa mundong ito. At nilaan na natin ang ating buhay para sa kalooban ng Panginoon. Amen? Kaya mapalad mga kapatid, yung mga nagtrabaho kay God, they will receive a reward. Pero yung trabaho nyo mga kapatid, hindi po yun yung basihan ng inyong kaligtasan. Amen? Dinawin ko lang po yan. Ang basihan po ng ating kaligtasan ay ang ginawa ng Panginoon. Pero yung ating pagpapagal sa church, yung ating pong mga paglilingkod, mga kapatid, yung ating mga pagkakaloob, lahat ng iyan ay subject sa reward. Merong reward ang Panginoong Diyos. Amen. So, linawin ko lang po yun. Kaya nga, katandaan po natin, time teaches us. Sabi nga nila kanina no, sa mga pagan proverbs, ang time daw ay great teacher. Kaya lang di lang nila ma-identify. Naging abstract ka sa kanila eh. Pero sa ating konkreto, na ang time ay binigay ng Panginoon at nandoon ang Holy Spirit at tinuturuan tayo ng Banal na Espiritu na ang time na to ay precious commodity. Kaya pakahalagahan mo. Hindi abstract sa atin. Malinaw sa atin kung ano talaga ang time. Na ang time ay binigay ng Panginoon ayon sa kanyang time frame ay tinuturuan tayo ng responsibility. Yan po ang isang salient feature ng mga Kristiyano. Christian is a man of responsibility. Amen. At yan po ay bahagi ng pagkakahirang at pagkakalikha ng Panginoon sa ating lahat. Kaya nga sabi nga sa Ecclesiastes chapter 11 verse 9, rejoice young men during your childhood and let your heart be pleasant during the days of your young manhood and follow the impulses of your heart and the desires of your eyes. Yet, know that God will bring you to judgment for all these things. Amen? So, sabi ng Ecclesiastes, sige, gawin mo ang lahat. Pero tandaan mo, you are responsible for God. Kaya mag-ingat ka. Yan po yung sinasabi rito. Na, kasi ang ating mga kabataan, ay marami pang foolishness yan. Dahil sa kanilang association sa mundong ito, na-adapt nila yung sistema ng mundo. At struggle yan ng mga young people at mga anak natin na mga Kristiyano. But because of the grace of God, hinahangod din sila ng Panginoong Diyos doon sa kailang mga kahibangan hanggang sa makilala nila ang Panginoon. Nauunawaan nila na tayo ay responsible people. Tayo ay mga tao na talagang we are God's representative sa mundong ito. Kaya, dahil din sa grace ng Panginoon, alam niyo mga kapatid, yung mga anak natin napapaayos ang buhay. It is because of us. It is because of God's ordination, His mercy, and His faithfulness sa atin, mga kapatid. Kaya pati ang ating mga anak ay nakakapanumbalik sa Panginoon. Tatandaan niyo, ang tao wala siyang pagmamalaki. Lahat ng ating tinatangkilik ngayon ay galing lamang sa Diyos. It is God's gift. Amen po ba? Okay. So, kaya nga, tatandaan po natin, bukod sa ang time ay tinuturuan tayo ng responsibility and accountability, time also teaches us, give us time to grow and time na maging mature sa ating pananampalataya. Alam niyo ba, hindi ba, binigyan ni God ng time. Si God hindi niya tayo pinatulan sa ating mga kahibangan noon eh. Hindi niya tayo pinatulan sa ating kamangmangan, sa katigasan ng ulo natin noon. Kinahabagan tayo ng Diyos, binigyan niya tayo ng ample time para tayo mag-grow sa pagkakilala sa Kanya hanggang sa tayo maging mature sa faith. Amen? Grabe yung habag ng Diyos eh. Sa atin iba ang time. Sa atin yung time na binigay ng Diyos, nakikita mo yung napakasaganang habag at kabutihan ng Diyos sa atin. Biner niya tayo. Hindi niya tayo pinuksa. Kaya nga tanungin mo yan kapatid sa iyong sarili. What if kung pinatulang ka ni God sa iyong kamangmangan? Paano kung pinatulang ka ni God sa iyong nung panahong mahina ka? Diba hindi ginawa ng Diyos yun sa iyo? At ganun din sa ating lahat sapagkat ang Diyos ay mabuti. Dahil siya ang may hawak ng lahat ng panahon, binigyan niya tayo ng ample time.
ayon sa kanyang mercy, na tayo ay mag-grow, na tayo ay mag-mature. Yung dumating tayo sa may pagkaunawa, yung makilala mo siya ng lubusan. Kasi mahalaga, mga kapatid, ano, yung pagkaunawa kay God. Alam nyo, yung pagkaunawa kay God, ang dami pong kayang magagawa niyan eh. Kasi yung doon mag-umpisang lahat eh, sa pagkaunawa. Una, pananampalataya. At yung pananampalataya, kapatid, hindi mo po pwedeng i-separate yung pagkaunawa sa Diyos. Habang ang faith mo kay God ay nag-increase, nag-increase din dapat ang knowledge. At kapag ang knowledge ay nag-increase, talagang na-establish ka sa faith. Nagmamature ka at nakikita mo yung kapangyarihan ng Diyos at natututunan mo ang kung paano ang mundo ito nilikha ng Panginoon. Mahalaga ang knowledge, mga kapatid, sa atin bilang mga hinirang ng Panginoon. At ang pagkaunawa ay kasama sa panahon na ibinigay ni God sa atin. Pagkakataon na makilala mo siya, kapatid, kaya nga huwag kang ihinto sa pagkakilala sa Panginoon. Kilalanin mo siya hanggat may time pa siyang ibinibigay sa atin. Amen. Huwag mong panghawakan yung justification. Alam mo, diyan ako nalulungkot sa mga Christian. Yung mga reasons, yung mga excuses. Kapatid, ihintok mo yan, hindi yan makakabuti sa iyo. Bagkus bumangon ka habang andyan pa yung grace ng Panginoon. Gamitin mo yung grace ng Panginoon to know Him. Amen? Upang lang sa ganun matapos mo yung pinapagawa ng Diyos habang may hininga ka pa. Hindi mo hawak, kapatid, ang mga panahon. Hindi mo hawak yan. Ang mga pagkakataon, yung mga opportunity, hindi natin hawak yan. Kaya nga ang sabi ng Panginoong Diyos, redeeming the time for the days are evil. Amen? At nakita naman po natin sa ating paligid. The days are evil. Redeem the time. Huwag mong tignan ang buhay mo sa perspektiba ng mga tao sa paligid mo. They are dead, but you are alive. Magkaiba kayo. Ikaw ay merong buhay, sila ay mga patay. Wala silang buhay. Huwag mong isalig ang buhay mo sa mga pangako ng mga politiko o sa sistema ng mundong ito. Huwag doon, kapatid. Ikaw ay anak ng Panginoon. Ikaw ay pinagkalooban ng Diyos ng pagkakataon na makilala mo siya at pagkakataon na makasama sa kanyang kaharian. Gamitin mo ang lahat ng time na binigay sa iyo, kapatid, upang ikaw ay ma-accomplish mo ang lahat ng bagay before nahaharap ka sa Diyos na buhay. Tatandaan mo, our time is limited. At ang command ni God sa atin, redeem the time. Buy the time. Amen? Parang yung pearl of great price. Bibilihin mo yun. Dahil alam mo na napaka-precious nun. Parang ganun po yung idea ng redeeming the time. Okay? Christians are commanded to redeem the time, taking every opportunity to accomplish God's work until His kingdom is established here on earth. God has provided all things, all the means na kailangan natin, lahat ng tools and even resources para sa trabahong ito. Amen. Iisa lang ang ating business sa mundong ito, to establish God's kingdom. Amen po ba, kapatid? Kaya nga, mahalaga, mga kapatid, na tayo na maintindihan natin ito, that those who believe in Christ will overcome the world as Christ overcame it. Amen? Magtatagumpay tayo. Kasi, ibinigay na ng Diyos ang lahat eh. Pati ang banal na Espiritu. Binigay na tayo ng pananampalataya. Pinagpala tayo ng Panginoon. Ang lahat ng iyon, ang direction ng lahat ng iyon is to glorify God. Amen? So, mahalaga, mga kapatid, gaya nga na sinasabi sa verse 11, ang ganda nito. Ito yung, actually, ito yung pinaka-highlights ng chapter 3. Sabi niya, He has made everything beautiful in its time. Kung ikaw ay nasa Panginoon, kung naiintindihan mo mga bagay na to, if you understand and use God's given time, yung limited time na sinet niya sa atin, according to His purpose, all things will become beautiful, all things will become meaningful, and all things will become fruitful. Amen. Amen po ba? Kung naiintindihan mo, kapatid, at gagamitin mo
yung kapangyarihang ibinigay sa iyo. Na ang time na to ay isubdue mo para sa Panginoon. Na ang time na ito ay gamitin mo para sa Kanyang glory. Tatandaan natin mga kapatid, ano po yung the highest or the chief end of man? Yung, ano yung highest good niya? To glorify God and to enjoy Him forever. Enjoy natin yung life sa mundo. Amen? Kasi kakaunti lang eh ang buhay natin. Yung iba, nakita niyo yung mga iba mayayaman, kinain na sila ng sistema. Nagpapakayaman sila, ipon sila ng ipon ng maraming pera. Tapos dineprive nila yung buhay nila sa mundong ito. Hindi nila na-enjoy talaga yung life. Kasi nga, nagpayaman na sila ng payaman, sinikil nila yung sarili nila, hindi nga sila, hindi sila lumalabas, hindi sila dineprive nila ang sarili nila sa maraming bagay. Pero nga nakita ang mayaman eh, na makikita mo yung mga kuko niya, parang kuko ng magsasaka eh. Pero ang yaman niya, milyonaryo siya. Makita mo yung short niya, nagtsatsaga siya sa may sasakyan, anong kakarag-karag na puro masilya. Dineprive niya yung sarili, pero milyonaryo siya. Ang daming taong ganun, hindi niya kasi nakita yung purpose of life. Na ang lahat ng bagay sa mundong ito ay binigay ng Panginoon para sa atin upang magamit natin sa pagpapalago ng kaharian ng Panginoon. Kasama doon, mga kapatid, yung i-enjoy natin siya. I-enjoy natin lahat ng binigay ng Panginoon. Amen? Basta ang kinapuputa lang ng Panginoon yung kasalanan. Ang ayaw lang ng Diyos yung kasakiman. Amen? Yung pagiging makasarili natin. Yun yung ayaw ng Panginoon. Pero gamitin natin ang lahat ng bagay. Let us enjoy life. Kasi yung life is very limited according sa may time frame na sinet ng Panginoon para sa atin. Amen. Tatandaan natin to. To glorify God and to enjoy Him forever. Amen. All things will become beautiful. All things will become meaningful. All things will become fruitful. Kung naintindihan mo yung ating pinag-uusapan sa gabi ito. Amen. Kaya nga, sabi nga, bilang pangwakas dito po sa Ecclesiastes chapter 3, verse 14, I know that there is nothing better for them than to rejoice and to do good in one's lifetime. Kapatid, huwag mong i-deprive yung sarili mo. Enjoy mo ang life. Amen. Enjoy mo yung life na binigay ng Diyos. Baka bukas wala ka ng kakayanan na isa katuparan ito. Amen. That every man who eats and drinks sees good in all his labor, it is God's gift. Regalo yan ng Diyos sa atin. Binigyan ka ng property, binigyan ka ng kayamanan, binigyan ka ng katalinuhan, binigyan ka ng asawa, binigyan ka ng pamilya. Huwag mong i-deprive ang sarili mo. I-enjoy mo siya kasama ang Panginoon. I-enjoy mo ang lahat ng bagay na binigay ng Diyos nang walang kasalanan. Amen? Kasi noon, nung tayo wala sa Panginoon, anong na-enjoy natin? Yung kasalanan. Pero ngayon, we enjoy God. We enjoy everything that God has given us in this life, in this limited life. Amen? And we maneuver sa mundong ito because God has given us wisdom concerning time, space, and matter. Amen? So, purihin ang Panginoon. At nawa sa maikling pag-aaral natin na ngayon ay matuto tayo at mapalakas yung ating mga pananampalataya at magkaroon ng liwanag ang ating isipan at magkaroon ng malinaw na direksyon yung ating mga buhay. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon at nawa sumain nyo ang masaganang habag ng Panginoon. Tayo pong lahat ay manalangin. Ama, purihin ka. Salamat sa time na binigay mo sa amin. Bagamat napakalimited nito, pero Lord, this is a victory. Victory because kinahabagan mo kami. Victory because ibinigay mo sa amin ang bugtong na anak. Kalakip ang Espiritu Santo. Hindi mo kami iniwanan na mag-isa lang na nagtatrabaho sa buhay nito. Kundi ang lahat ng strength ay nanggagaling sa iyo. And you have given us all the understanding, all the tools and means and the resources upang kami makatrabaho sa task na ibinigay mo sa aming lahat. Lord, napakabuti mo sa amin. Lord, alam namin and we accept na ang time namin is limited. But Lord, the most important thing ay matapos namin yung ipinapagawa mo sa amin. Lord, nawa ang maging business lang namin sa buhay nito is to glorify you
and to enjoy you forever. Yung kami ay maging active participant sa establishment ng iyong kingdom habang kami ay nabubuhay sa mundo. Alam namin, Panginoon, na limited lang yung work na magagampanan namin. At lahat pa ng iyon ay sa grace mo, Panginoong Diyos. But we understand our completion is in you. Our hope is on your promises, O God, sa amin. And we rest our lives sa iyong finished work, Panginoong Jesus. Salamat po sa gabing ito. May you bless your people. May you bless lahat ng tao makakapakinig ng sermon na ito. Thank you, O Lord, for the hope we have in you. Blessed be your name, Father God. We worship you. In Jesus' name, Amen. God bless you, O Lord.